Hello future LPTs! Welcome back po sa ating Filipino Majorship Let Review Drills. Kung bago pa lang po kayo sa channel ko, ako nga po pala si Teacher Dang. At ngayon po ay meron po akong inihandang 55 questions at pagkatapos po ay irarasyo po natin yung tamang sagot. Okay, so again teachers, welcome back po to Teacher Dang Let Review. For more drills, please subscribe to my channel and click the notification bell for you to be notified sa aking mga latest videos. Okay, so teachers, disclaimer lang po, all the information included in this presentation belongs to the rightful owners. No copyright infringement is intended and this is for educational purposes only. Okay, so teachers, kumusta na po kayo? Teachers, malapit na po talaga ang board exam nyo. Ngunit, wala naman po tayong dapat ikatakot dahil malaki po ang tiwala ko sa inyo na makakaya nyo po ito at alam ko naman po na ginawa nyo po yung best nyo sa pag-review. So teachers, I hope and pray po na nasa mabuti at maayos na kalagayan po kayong lahat. Kahit na napapagod po, huwag pa rin pong pabayaan ang sarili. Kumain po sa tamang oras. Huwag magpagutom at uminom po ng vitamins upang hindi po magkasakit. Okay, so teachers, huwag na po natin itong patagalin pa. Pakihanda na po ang inyong mga ballpen at papel dyan dahil magsisimula na tayo. Okay, so let's start with question number one. Kailan pinagtibay ng sanggunian ng Surian ng wikang pambansa ang pinagyamang alpabeto na binubuo ng 31 na letra? A. October 4, 1971. B. October 5, 1971. C. October 6, 1971. Or letter D. October 7, 1971. Okay, time is up. Ang tamang sagot natin dito ay October 4, 1971, letter A. Okay, so teachers, bago po nalikha ang makabagong alpabeto na ginagamit po natin ngayon, nagkaroon po muna tayo ng pinagyamang alpabeto na binubuo ng 31 letra at ito po ay ipinagtibay noong October 4, 1971. Again, ang sagot natin dito for question number 1 ay letter A, October 4, 1971. Number 2. Taon na nagpapatibay ng Batas Commonwealth bilang 184 na lumikha ng isang Surian ng wikang pambansa. A. 1936, B. 1937, C. 1940, or letter D. 1971. Okay, time is up. Ang tamang sagot natin dito ay letter A, 1936. Again, letter A, 1936. Ito po yung teachers, Batas Commonwealth bilang 184 na nagsasaad po or nagpapatibay sa paglikha ng Surian ng wikang pambansa. Again, 1936. Okay, number 3. Kailan ipinalimbag ng Surian ang kauna-unahang opisyal na aklat panggramatika na sinulat sa wikang pambansa? A. 1939, B. 1940, C. 1941, or letter D. 1942. Okay, time is up. The correct answer is letter A, 1939. Again, letter A, 1939. Okay, so teachers, noong December 13 po, 1939, nailimbag ang kauna-unahang balarilang Pilipino ni Lope K. Santos. Kaya tinatawag din po natin siyang ama ng balarilang Pilipino. Noong April 1 naman po, 1940, sa bisa ng kautosang tagapagpaganap bilang 263, ipinalimbag ang diksyonaryong Tagalog-Ingles at Balarila ng wikang pambansa. At noong Hunyo 19, 1940 naman po, itinuro po sa paralang pampubliko at pribado
ang pambansang wikang nakabatay sa Tagalog. Okay, so teachers, pakitandaan po ang mga bagay na ito ha, kasi baka po lalabas ito sa board exam. Okay, so again po, ipinalimbag po ang kanaunahang aklat pang gramatika na nakasulat sa wikang pambansa noong December 13, 1939. Okay, patuloy po tayo. Number 4. Anong taon na ipasa ng mga kagawad ng surian ng wikang pambansa ang resolusyong nagpapahayag na ang wikang Tagalog ang magiging batayan ng wikang pambansa? A. 1935, B. 1936, C. 1937, or letter D. 1940? Okay, time is up. So, ang tamang sagot po ay letter C, 1937. Again, letter C, 1937. Okay, so teachers, upang hindi na po kayo masyadong mahirapan dyan, ito na lang po ang tandaan natin. 1935, isinilang ang konsepto ng wikang pambansa. 1936, nalikha ang surian ng wikang pambansa. 1937, napili ang Tagalog bilang batayan. At noong 1940 naman po, itinuro sa mga paaralan ang wikang pambansang nakabatay sa Tagalog. Okay, so maaari po natin itong gawa ng maikling kanta, teachers, upang madali po nating matandaan. So ganito po yun. 1935, isinilang. 1936, surian. 1937, batayan. 1940, paaralan. 1935, isinilang. 1936, surian. 1937, batayan. 1940, paaralan. Okay, so ganun po yung gawin natin, teachers, upang madali po natin itong matandaan sa araw po ng board exam. Okay, teachers, let's proceed na po sa question number 5. Teachers, pagpasensyahan nyo na po yung boses nyo kasi hindi po talaga ako magaling kumanta. Marunong lang po. Hindi po magaling kumanta si Teacher Dang. Marunong lang pong kumanta. So, teachers, yung kanta po na ibinigay ko po sa inyo, maaari nyo po yung sundin at ulitin nyo dyan sa mga bahay nyo kung magiging epektibo po ba sa inyo. Kasi yung sa akin po, yun po yung ginawa ko upang madali ko pong matandaan yung mga petsa kasi alam ko po na mahirap po talagang i-memorize yung mga dates. Alam ko po yan kasi pagdating po sa petsa, nahihirapan din po talaga ako. So, yun po. Ginawan ko po ng... Okay, so dito na po tayo sa number 5. Naging opisyal na wika ang wikang pambansa noong A. 1940, B. 1941, C. 1942, or letter D, 1943. Okay, time is up. Ang tamang sagot ay letter A, 1940. Again, letter A, 1940. So, di ba teachers, nabanggit ko kanina na noong 1940, itinuro sa mga paaralang pampubliko at pribado ang wikang pambansang nakabatay sa Tagalog. So, ngayon naman po sa question number 5, ang wikang pambansa po natin, ang Filipino po, ay naging opisyal po siya na wika noong 1940. Again, noong 1940 po, ay naging opisyal din po na wika ang ating wikang pambansa. Okay, so patuloy na po tayo sa question number 6. Pinagtibay ang Batas Commonwealth bilang 570 noong A. 1939, B. 1940, C. 1941, or letter D. 1942. Okay, so ano nga ba itong Batas Commonwealth bilang 570? Okay, so ang tamang sagot po natin dito ay letter B, 1940. Again, letter B, 1940. So ito po yung batas, teachers, na nagtadhana po na ang ating wikang pambansa ay gawin po siyang isang wikang opisyal ng Pilipinas. So noong Hunyo 6 po, 1940,
ipinalabas ang Batas Commonwealth bilang 570 kung saan ipinagtibay at itinadhana bukod sa iba pa na ang pambansang wika ay magiging isa sa mga wikang opisyal ng Pilipinas at ito ay ipapatupad simula Hulyo 4, 1946. So again, Hunyo 6, 1940, pinalabas ang Batas Commonwealth bilang 570 na gawing opisyal na wika ang wikang pambansa ng Pilipinas. At ito naman po ay ipapatupad sa simula Hulyo 4, 1946. Okay, so let's proceed po to question number 7. Ang patakarang bilingual ay ipinatupad noong A. 1974, B. 1975, C. 1976, or letter D. 1977. Alright, time is up. Ang tamang sagot po ay letter A, 1974. Again, letter A, 1974. Lumabas po ito sa board exam teachers. Pakitandaan po ang tanong na ito. So again, ang patakarang bilingual po ay pinatupad po noong 1974. Okay, so ang patakarang edukasyong bilingual po noong 1974 ay nagsasaad na ang Ingles at Filipino ang gagamiting medium sa pagtuturo sa mga tiyak na aralin. So, ang Ingles po ay gagamitin sa mga asignaturang kabilang sa physical sciences, gaya ng chemistry, biology, physics, astronomy, at iba pa. Samantala, ang Filipino naman ay gagamitin sa mga social sciences, katulad ng history, humanities, economics, at iba pa. So, yun po ang patakarang edukasyong bilingual na ipinatupad noong 1974. Again, sa patakaran pong ito, gagamitin po ang Ingles at Filipino bilang medium sa pagtuturo ng mga aralin. At ang Ingles po at Filipino ay ginagamit po siya sa mga tiyak na aralin po. Katulad na lamang po ng Ingles na sa mga kursong physical sciences. Samantalang ang Filipino naman po ay sa mga social sciences. Okay, so patuloy po tayo. Number 8. Ang CHED Memorandum bilang 59 ay nagtakda ng units sa Filipino na A. 6, B. 7, C. 8, or letter D. 9. Okay, time is up. Ang tamang sagot ay letter D. 9. Again, letter D, 9. So, ito po ay sa old curriculum teacher. So, ang CHED Memorandum bilang 59, ito po ay sa new general education curriculum or sa old curriculum natin noon. So, ito po ay nagsasaad na dapat po ay mayroong 3 units para sa kursong Filipino 1 na ang pamagat po ay sining ng pakikipagtalastasan. So, ngayon naman po, sa new curriculum, ito na po yung komunikasyon sa akademikong Filipino. So, again, 3 units po para sa Filipino 1 o sa sining ng pakikipagtalastasan na ngayon po ay tinatawag na po nating komunikasyon sa akademikong Filipino. 3 units naman po para sa kursong Filipino 2 at ito po ay ang pagbasa at pagsulat. Again, pagbasa at pagsulat yan, teachers, ha? Pagbasa at pagsulat sa iba't ibang disiplina. Ngayon po, ito na po ay ang pagbasa at pagsulat tungo sa pananaliksik. So again, sa old curriculum, pagbasa at pagsulat sa iba't ibang disiplina. Sa new curriculum naman po ay pagbasa at pagsulat tungo sa pananaliksik. At panghuli po, 3 units din po para sa Filipino 3 na pinamagatang retorika. Ngayon naman po ay tinatawag ng masining na pagpapahayag. Again, 3 units para sa kursong Filipino 3 na pinamagatang retorika na ngayon po sa new curriculum ay tinatawag na pong masining na pagpapahayag. Okay, so teachers, pakitandaan po ito kasi may mga tanong din po hinggil dito. Okay, so patuloy po tayo. Number 9. Dapat isalin ang konstitusyon sa pangunahing wikang A. Ingles, B. Kastila, C. Arabic, or letter D. Griego.
Okay, time is up. The correct answer ay letter A, English. Again, tamang sagot natin dito ay letter A, English. So, dapat isalin ang konstitusyon sa pangunahing wikang English. Number 10. Sa Section 6 to 9 ng Article 14 ng Konstitusyon, ang wikang pambansa ay A. Filipino, B. Filipino, C. Tagalog, or letter D. Kastila. Okay, time is up. Ang tamang sagot ay letter B, Filipino. Again, letter B, Filipino. So, sa mga choices natin, teachers, i-eliminate na po natin kaagad ang Kastila. Kasi kahit kailan naman po, hindi po naging wikang pambansa ang Kastila. Hindi po natin naging wikang pambansa ang Kastila. Ang Tagalog naman po ay hindi po siya naging wikang pambansa. Naging batayan lang po siya. So, between the choices po, tingnan po natin yung tanong, di ba? Section 6 to 9 ng Article 14 ng Konstitusyon, kung saan doon po natin makikita na ang Filipino po ang ginagawang katawagan para sa ating wikang pambansa. Again, Section 6 to 9 ng Article 14 ng Konstitusyon, ang wikang pambansa po natin ay Filipino. Yung Filipino naman po, yan po ang katawagan ng ating wikang pambansa noong 1959. Again, Filipino, naging wikang pambansa po natin siya noong 1959. Okay, so ito po yung teachers, ang breakdown po ng ating Article 14 ng 1987 Constitution. Okay, so sa Section 6 po, nakasaad po doon na ang wikang pambansa natin ay tatawaging Filipino. Sa Section 7 naman, ang wikang opisyal ay Ingles at Filipino. Sa Section 8, isalin ang konstitusyon sa mga pangunahing wika tulad ng Filipino at Ingles, regional na wika, Arabic at Kastila. So, ito po yung tanong natin sa question number 10. Na isalin po ang konstitusyon sa pangunahing wika, Filipino at Ingles. Yung nasa choices po ay yung Ingles. Kaya siya po yung sagot natin. Sa section 9 naman po, ito po ang naging batayan sa pagkagawa ng komisyon. So again, Section 9, dito po natin makikita yung paggawa ng komisyon. Okay, so let's continue po. Number 11, ang wastong baybay ng sponsor sa Filipino ay A. Sponsor, B. Sponsor, C. Sponsor, or letter D. Sponsor. Okay, time is up. Ang tamang sagot ay letter A, sponsor. Sponsor na I. Again, letter A, sponsor na letter I. So, ito po yung batayan natin, teachers. Ang 7.2, tuntunin sa masinop na pagsulat ng KWF. So, dito po, nakasaad na sa kaso ng E or I, magiging senyas ang E sa mga salitang Espanyol na nagsisimula sa ES upang ibukod sa mga salitang Ingles na halos katunog, ngunit nagsisimula sa S gaya sa sumusunod. Okay, so ibig sabihin po nito, teachers, na sa pag-bye-bye po natin, kapag mula po siya sa Espanyol na nagsisimula sa ES, kung babaybayin po natin siya sa Filipino, ES din po yung gagamitin natin. Ngunit kung nagsimula po siya sa Ingles na nagsisimula lang po sa letter S, again kapag Ingles na nagsisimula sa letter S, kapag babaybayin po natin ito sa Filipino, gagamitin po natin yung IS. Again kapag sa Espanyol na nagsisimula sa ES, kapag babaybayin sa Filipino, gagamitin din po yung ES. So pareha lang po siya. Sa Espanyol ES, so sa Filipino ES din po. Kung sa Ingles naman po nagkakaiba na po kasi kung letter S po yung nagsisimula sa Ingles, kapag babaybayin na po sa Filipino, IS na po yung gagamitin. So, halimbawa po, sa Espanyol na iskandalo, sa Filipino naman po, magiging iskandalo rin po siya. Yung ES po yung gagamitin. Kung sa Ingles naman po, scandal,
scandal na letter S lang. So, sa pagbaybay sa Filipino, gagamitin po yung IS, scandal. So, IS po yung gagamitin. So, yun po yung teachers. So, ito po ang 7.2 tuntunin sa masinop na pagsulat ng KWF. So, paki-screenshot lang po ito or maaari nyo rin pong kopyahin upang mapag-aralan nyo rin po. Okay, so magpatuloy po tayo. Number 12, ang tagapangulo ng SWP noong 1937 ay si A. Jaime C. De Vera, B. Lope K. Santos, C. Cecilio Lopez, or letter D. Filimon Soto. Okay, time is up. So, ang tamang sagot natin dito ay letter A, Jaime C. De Vera. Again, letter A, Jaime C. De Vera. So, i-ratio po natin yung lahat ng choices. So, si Jaime C. De Vera po, diba, siya po yung tagapangulo. Siya po ay ang representative para sa Bisayang Samar. Again, si Jaime C. De Vera yung tagapangulo at siya po ang naging representative para sa pangkat ng Bisayang Samar. Si Lope K. Santos naman po, hinirang po siya na kagawad, subalit hindi po siya nagtagal sa posisyon at pinalitan po siya ni Iniego Ed Regalado. Again, si Lope K. Santos nahirang na kagawad, ngunit hindi po siya nagtagal sa posisyon at pumalit po sa kanya si Iniego Ed Regalado. Si Cecilio Lopez naman po, siya po ang kalihim at punong tagapagpaganap. Again, Cecilio Lopez, kalihim at punong tagapagpaganap. Si Filimon Soto naman po, siya din po ay isang kagawad na hindi nagampanan ng maayos ang kanyang tungkulin dahil sa kanyang kapansanan. So ito po yung teacher, si Jaime C. De Vera, Lope K. Santos, Cecilio Lopez at si Filimon Soto. Again, si Jaime C. De Vera po ang tagapangulo. So let's continue po. Number 13. Sino ang pumalit kina Haji Buto at Filimon Soto bilang kagawad sa SWP? Again, sino ang pumalit kina Haji Buto at Filimon Soto bilang kagawad sa SWP? A. Isidro Abad at Lope K. Santos, B. Felix Salas at Santiago Fonacher, C. Casimero Perfecto at Felix Salas, or letter D. Isidro Abad at Zoilo Hilario. Okay, time is up. The correct answer is letter A, Isidro Abad at Lope K. Santos. Again, ang pumalit kina Haji Buto at Filimon Soto ay si Isidro Abad at Lope K. Santos. So ito po yung teachers, ang listahan ng mga opisyales sa surian ng wikang pambansa. So again, si Jaime C. Vera ang tagapangulo mula po sa Bisayang Samar. Si Cecilio Lopez naman po ang kalihim at punong tagapagpaganap mula sa mga Tagalog. So ang mga kagawad po ay si Santiago Fonacher mula sa Ilocano, Filimon Soto naman para sa Bisayang Cebu, Felix Salas Rodriguez, Bisayang Hiligaynon, Casimero Perfecto, Bicol, Haji Buto, Muslim, Jose Zulueta, Pangasinan, at si Zoilo Hilario, Kapampangan. So, dalawa sa nabanggit na mga kagawad po, yan po ay si Haji Buto at si Filimon Soto ang hindi nakaganap sa kanilang tungkulin. Kasi again nga po, si Haji Buto po ay maaga po siyang pumanaw. Si Filimon Soto naman po ay hindi nagtagal sa kanyang tungkulin dahil sa kanyang kapansanan. So, si Soto po ay pinalitan ni Isidro Abad. Again, ito po yung sagot natin kanina. Si Soto ay pinalitan ni Isidro Abad. Samantala, si Lope K. Santos, si Lope K. Santos naman po ay nahirang ding kagawad para sa Tagalog. So ito po yun, si Lope K. Santos ay nahirang ding kagawad para sa Tagalog. So siya po yung nagsilbing pamalit kay Filimon Soto. Kay Haji Buto. Again, ang pumalit kay Filimon Soto, si Isidro Abad. Si Lope K. Santos naman po, siya po ang pumalit kay Haji Buto. Subalit, si Lope K. Santos po ay di nagtagal sa kanyang tungkulin at siya naman po ay pinalitan ni Iniego Ed Regalado. So, ito po yung teachers, pakitandaan po. Let's proceed. Number 14. Sa pagbaybay, ang FE
H2O or NaCl ay A, magbabago, B, hindi magbabago, C, isasalin, or letter D, lahat ng sagot. Okay, time is up. The correct answer is letter B, hindi magbabago. So, diba yung FeH2O, NaCl, yan po ay makikita natin sa periodic table of elements sa science po. So, ang Fe ay iron po yan, yung H2O. Water, yung NaCl naman po ay sodium chloride. So, sa pagbaybay po ng mga ito, hindi po siya magbabago kasi ito po ay mga terminong technical. Again, ito po ay mga terminong technical, kaya sa pagbaybay po nito sa Filipino, hindi po siya babaguhin. Okay, so let's continue po. Number 15. Ano ang nakapaloob sa description at nilalamang kursong 2 sa kolehiyo? O, nabanggit ko na ito kanina, kursong 2 sa kolehiyo. A, pagbasa at pagsulat tungo sa pananaliksik. B, komunikasyon sa akademikong Pilipino. C, panitikang Pilipino or letter D, retorikang Pilipino. Okay, time is up. Ang tamang sagot ay letter A, pagbasa at pagsulat tungo sa pananaliksik. So again, letter A, pagbasa at pagsulat tungo sa pananaliksik. So diba sa tanong, hindi po siya nabanggit kung sa old curriculum ba siya or sa new curriculum. Ngunit tingnan po natin yung mga choices. Yung letter A at letter B, sa new curriculum po siya. Yung letter D naman po, sa old curriculum. So, alin po sa mga choices ang mas marami? Diba? Mas marami po ang sa new curriculum. Yung letter A at letter B. So, dito po tayo pipili sa letter A at sa letter B. Kasi ito po yung mas marami sa choices. Kasi yung retorika, diba, sa old curriculum siya. Sa new curriculum, ito po ay tinatawag na masining na pagpapahayag. So, kaya sagot natin dito ay letter A, pagbasa at pagsulat tungo sa pananaliksik. So, again, sa new curriculum, ang kursong 1 natin ay komunikasyon sa akademikong Pilipino. Ang kurso 2 natin ay pagbasa at pagsulat tungo sa pananaliksik. Ang kursong 3 naman ay masining na pagpapahayag. Okay, so I hope malinaw po tayo dito, teachers. Proceed na po tayo. Number 16. Alin sa mga sumusunod ang nagbigay ng pagkilala sa bagong alpabeto na mula sa binago at pinagyaman na dating abakada? A, kautusang pangkagawaran bilang 81 series of 1997. B, kautusang pangkagawaran bilang 81 series of 1998. C, kautusang pangkagawaran bilang 81 series of 1999. Or letter D, kautusang pangkagawaran bilang 81 series of 1996. So sa mga ganitong tanong, teachers, magdasal na lang po tayo sa ating guardian angel kasi napakahirap po talagang sagutin ng ganitong mga tanong. Okay, so time is up po. Ang sagot po natin dito ay letter A, kautosang pangkagawaran bilang 81, series of 1997. Actually, teachers, meron pong mali sa tanong. So, ganito po talaga sa board exam, teachers. May mga questions po talaga na may mali at wala po sa choices yung sagot. So, again, ang tanong po, alin sa mga sumusunod ang nagbigay ng pagkilala sa bagong alpabeto na mula sa binago at pinagyaman na dating abakada? So, ang sagot natin ay letter A, kautosang pangkagawaran bilang 81, series of 1997. So, ang tama po talaga dito, teachers, ay kautosang pangkagawaran bilang 81, series of 1987. Again, 1987 po siya. Hindi po siya 1997.
So, kung titingnan po natin yung mga choices, ang pinakamalapit lang po ay si letter A, 1997. Kaya, ito po yung pinili nating sagot. So, again, teachers, kapag ganito po sa board exam, again, paulit-ulit ko pong sinasabi ito sa inyo na sa board exam po, piliin po yung pinakamalapit. Kahit alam niyo po yung tamang sagot, ngunit hindi po siya nakikita sa choices, piliin lang po yung pinakamalapit at huwag pong isagot ang letter E. Again, piliin ang pinakamalapit at huwag isagot ang letter E. So, sa tanong na ito, again, sagot natin ay kautosang pangkagawaran bilang 81, series of 1997. Pero ang tama po talaga is dapat kautosang pangkagawaran bilang 81, series of 1987. So, I hope malinaw po tayo dito, teachers. Magpatuloy po tayo. Number 17. Ang salitang banyuhay ay maihahanay bilang A. Likha, B. Hiram, C. Balbal, or letter D. Salin. Okay, time is up. Ang sagot natin dito ay letter A, likha. Again, ang banyuhay po, siya po ay isang likha na salita. Bakit po? Kasi yung banyuhay po, ito po ay nagmula sa mga salitang bagong anyo ng buhay. Again, banyuhay, yan po ay bagong anyo ng buhay. Or kung sa English po, yan po ang tinatawag nating metamorphosis. Again, sa English, yan po ay metamorphosis. Sa Filipino, yan po ay banyuhay. Kaya ito po ay isang salitang likha. Again, banyuhay, likha. Number 18. Mithiin ng 2002 curriculum na ang proseso ng pagtuturo at pag-aaral ay A. Integratibo, B. Interaktibo, C. Kolaboratibo, or letter D. Komunikatibo. Okay, time is up. Ang tamang sagot ay letter B, interaktibo. Again, letter B, interaktibo. Actually, teachers, yung ito pong apat, kabilang po talaga ito sa mga mithiin ng 2002 curriculum. Ngunit, ang nag-verbatim lang po ay yung interaktibo. So, ito po yung teachers. So, mithiin ng 2002 curriculum na ang proseso ng pagtuturo at pag-aaral ay interactive. Again, interactive po, kaya sagot natin ay interaktibo. So, dahil interactive ang curriculum, ang mga guro ay hinihikayat na isali ang mga mag-aaral sa pagbubuo o paglikha ng mga gawain para sa integrasyon. So, ibig sabihin po na yung mga guro po dapat iinganyo po or encourage po yung mga bata na makisali or makisangkot po sa talakayan at sa mga makabuluhang interaksyon. So, ito po, teachers, sagot natin, interaktibo. So, let's continue po. Number 19. Ang isang gagamitang nagpapakita ng isang sistematikong pamamaraan ng pagtatakda ng lawak ng pagsasaklawin ay A. Long-range plan, B. Talahanayan ng espesipikasyon, C. Individualized instruction, or letter D. Pagsasalin. Okay, time is up. Ang tamang sagot natin ay letter A, long-range plan. Again, sagot natin, letter A, long-range plan. So, tingnan po natin yung tanong. Ang keyword po natin dito is sistematikong pamamaraan. So, meaning may plano. So, again, sistematikong pamamaraan, may sistema, kaya may plano. Pagtatakda ng lawak, ibig sabihin may range. Kaya sagot natin ay letter A, long range plan. So, napakahalaga po talaga, teachers, ng paghahanap ng keywords sa tanong. Kasi kagaya nito, di ba, medyo mahaba po yung tanong. So, kailangan po talaga nating hanapin yung pinaka-keywords mula sa tanong upang makita po natin yung tamang sagot mula sa mga choices. So, again, yung keywords natin dito ay sistematikong pamamaraan ng pagtatakda ng lawak. Sistematiko, meaning may plan. Pagtatakda ng lawak, meaning may range. Kaya sagot natin ay letter A, long range plan. Again, letter A, long range plan. So, patuloy po tayo.
Number 20. Ang pamamaraang nagsisimula sa paglalahad ng tuntunin patungo sa pagbibigay ng halimbawa ay A. Pabuod, B. Pasaklaw, C. Limitado, or letter D. Abstract. Alright, time is up. Ang tamang sagot ay letter B, pasaklaw. Again, letter B, pasaklaw. So teachers, meron po tayong mnemonics na maaari niyo pong gamitin. Ito po yon. So, SGD, meaning specific to general, yan po ay pabuod. So, kinuha po natin yung letter D sa pabuod. Again, SGD, specific to general, pabuod. Ano ba yung pabuod sa Ingles? Yan po ay inductive. Again, tandaan po ha, yung pabuod po, yan po ay inductive. Yung GSW naman po, hindi po yan Golden State Warriors. Yan po ay general to specific, pasaklaw. Again, GSW, general to specific, pasaklaw. Kinuha po natin yung W sa pasaklaw. Kung ang pabuod po sa Ingles ay inductive, yung pasaklaw naman po ay deductive. So again ha, so para matandaan ko po ito teachers, yung ginawa ko po kapag inductive po, tinatandaan ko po yung INSP. Again, INSP. In for inductive and SP for specific. So meaning, nagsisimula po siya sa specific. Kapag deductive naman po, tinatandaan ko po yung DG. Again, kapag deductive, tinatandaan ko po yung DG. D for deductive at G naman po, meaning nagsisimula po siya sa general. So again, sa Ingles, tandaan natin yung INSP at DG. Again, sa Ingles, INSP at DG. Ngunit sa Filipino po, ito po yung mnemonics natin. SGD, specific to general, pabuod. GSW, general to specific, pasaklaw. Okay, so teachers, maaari nyo po itong gamitin sa inyong board exam. Kasi kahit ako noon, nahihirapan din po talaga ako upang matandaan yung mga bagay na ito. So, kaya ito na po, may mnemonics po tayo. Maaari nyo po itong gamitin. Okay, so patuloy po tayo. Number 21. Sa pamamaraang pabuod, hindi kabilang ang hakbang na A. Paghahanda, B. Paglalahad, C. Paglalahat, or letter D. Pagpapaliwanag ng tuntunin. Okay, time is up. So, ano kaya ang sagot natin dito? So, the correct answer po ay letter D, pagpapaliwanag ng tuntunin. Again, ang tamang sagot ay letter D, pagpapaliwanag ng tuntunin. So again, balikan po yung tanong ha. Pamamaraang pabuod, hindi kabilang. Again, hindi kabilang sa hakbang. Sagot natin, letter D, pagpapaliwanag ng tuntunin. Bakit? Ano-ano ba yung mga hakbang sa pamamaraang pabuod? Pabuod or inductive? Pabuod, SGD, INSP. Again, pabuod, SGD, INSP. So, ito po yung mga hakbang ng SGD, INSP. So, again, ito po yung mga hakbang ng pamamaraang pabuod or inductive. Una po, paghahanda or preparation. Again, una, paghahanda or preparation. Number two, paglalahad o presentation. Number three, paghahambing at paghalaw or comparison and abstraction sa Ingles. Number 4 naman, paglalahat o generalization. Number 5, paggamit o application. So, yung mnemonic natin dito ay HLHLG. So, HLHLG. So, ito na lang po yung gamitin natin. Handa, lahad, hambing, lahat, gamit. Again, handa, lahad, hambing, lahat, gamit. Handa, lahad, hambing, lahat, gamit. Handa, lahad, hambing, lahat, gamit. So, mnemonics natin, HLHLG. Handa, lahad, hambing, lahat, gamit. Handa, lahad, hambing, lahat, gamit. Okay, so ito po yung mga hakbang natin sa pamamaraang pabuod. So, hindi po natin nakikita dito yung pagpapaliwanag ng tuntunin. Kaya siya po yung sagot natin sa ating tanong kanina. So, ito naman po yung mga hakbang ng pamamaraang pasaklaw or deductive.
GSW, DG. Again, GSW, DG. So, una po, panimula or introduction. Number two, pagbibigay ng tuntunin o katuturan or giving of rules or generalizations. Number three, pagpapaliwanag sa tuntunin. So, ito po yung isinagot natin kanina. Hindi po siya sa pabuod, sa pasaklaw po siya. So, number three, pagpapaliwanag sa tuntunin or interpretation of the rule. Number four, pagbibigay ng halimbawa or giving of examples. Number five, pagsubok or testing. So, yan po yung manghakbang ng pamamaraang pasaklaw. Pakitandaan lang po, baka po lalabas ito sa board exam. Ito naman po yung mga hakbang ng pamamaraang pabalak or project method. Again, mga hakbang ng pamamaraang pabalak or project method. So, una, paglalayon or purposing. Number two, pagbabalak or planning. Number three, pagsasagawa or executing. And number four, pagpapasya or evaluating or judging. So, yan po yung mga hakbang ng pamamaraang pabalak or project method. Pakitandaan din po. So, patuloy po tayo. Number 22, ang visual na representasyon ng ugnayan ng mga salita at konsepto ng isang paksa ay makikita sa paggamit ng A. Habing simantika, B. Etimolohiya, C. Spider web, or letter D. Discussion web. Okay, time is up. Sagot natin dito ay letter A, habing simantika. Again, letter A, habing simantika. Tingnan po yung keyword sa tanong, ugnayan. Ugnayan ng mga salita at konsepto ng isang paksa. So, yan po yung keywords natin sa habing simantika. Ugnayan ng mga salita at konsepto ng isang paksa. So, tingnan po natin. So, ito po yung teachers. Ito po yung spider map or spider web. Ito po yung discussion web, at ito naman po yung habing simantika or semantic web. Excuse me. So, kapag spider web po, yung keywords po natin is nahati ang aralin sa apat. So, ito po yun. 1, 2, 3, 4. So, keywords natin, nahati ang aralin sa apat. Kapag discussion web naman po, keywords po natin is pagtatalakay ng issue. So, ito po yung discussion web. Keywords natin, pagtatalakay ng issue. So, dito po ilalagay yung tanong or yung issue at pipili po yung mga estudyante natin kung ano yung sagot nila. Kung mag-yes sila, dapat may dahilan sila. Kung mag-no, dapat may dahilan rin. At conclusion naman po sa huli. So, ito naman po yung habing semantika or semantic web. So, yung habing simantika po, teachers, mayroon po itong apat na elemento. Again, mayroon po itong apat na elemento. Una po, example lang po ito, teachers, sa so, una po ay pambuod na tanong or core question. So, dito po yan inilalagay. Dito po inilalagay yung pambuod na tanong or core questions. Yung hibla naman or web strand, ito po yun. Ito po. Ito po yung humidity, yung cloud. So, dito po inilalagay yung mga hibla or web strand. So, ito po, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, mayroon po itong 6 na web strands. Pangatlo naman po is hiblang pansuhi or strand support. So, ito naman po yung mga hiblang pansuhi natin. Ito, 1, 2, 3. So, ito po. Ito po yung mga hiblang pansuhi or strand support. Again, ito yung hibla or web strand. At ito po yung hiblang pansuhi or strand support. At ito po yung core questions. So, dito po inilalagay yung main topic. At ang panghuling elemento naman po is hiblang pantali or strand ties. Again, panghuling elemento or pang-apat na elemento, hiblang pantali or strand ties. So, ito po yung teachers. Yung nagko-connecta po sa mga connections po. So, ito po, yung hiblang pantali or strand ties. Yan po, yung mga linya. Yan. So, yun po yung mga apat na elemento natin sa habing simantika. Okay, so, patuloy po tayo. Number 23. Ang isang kolaboratibong strategiya kung saan may eksperto tungkol sa isang bahagi ng teksto ay tinatawag na
A, round table discussion. B, panel discussion. C, jigsaw. Or letter D, silent way. Okay, time is up. Ang tamang sagot ay letter C, jigsaw. Again, letter C, jigsaw. Yung keyword natin dito, teachers, keywords natin mula sa tanong ay may eksperto. Again, kapag eksperto, walang ibang sagot yan, kundi jigsaw. Ano ba yung round table discussion? So, sa round table discussion po, lahat ng students ay involved, walang expert. Ang mahalaga lang po dito is makapagsalita po ang lahat ng estudyante. Kapag panel discussion naman po, may speakers sa harap at may tagapakinig. Ang mga speakers, sila po yung mga nagtatalakay at ang iba ay nakikinig lang. Kapag jigsaw naman po, ito po yung sagot natin. Madidivide po ang klase sa dalawang pangkat. So may tinatawag po tayong expert group at mayroon din pong study group. Yung expert group po, sila po yung tinuturuan ng guro at ang nag-aaral ng isang konsepto. So pagkatapos po nilang pag-aralan, pupunta po sila sa mga study group upang ituro kung ano yung kanilang napag-aralan at kung ano yung kanilang natutunan. So silbi, sila po yung magbabahagi ng kanilang mga natutunan sa mga study group. At ang panghuli po yung silent way, ito po ay more on discovery. So students ang gumagawa sa lahat at nagsisilbing gabay lang po yung guro. So again, kapag may eksperto, sagot natin, jigsaw. May eksperto, jigsaw. So number 24. Karaniwang ginagamit ang unang wika ng mag-aaral sa pamamaraang A, paraang komunikatibo, B, grammar translation, C, silent way, or letter D, pananaw cognitive code. Okay, time is up. Sagot natin ay letter B, grammar translation. So, keywords natin, unang wika. Sagot natin, grammar translation. So, sa grammar translation kasi teachers, yung katutubong wika po o yung unang wika ang ginagamit sa pagtuturo. Kaya sagot natin ay letter B, grammar translation. Number 25. Napakahaba ng tanong. Number 25, ang representasyong visual ng mga kaalaman na nagbabalangkas sa mga impormasyon sa pamamagitan ng pagsasaayos ng mahalagang aspeto ng mga konsepto o paksa sa isang hulwaran o disenyo ay tinatawag na A. Text frames, B. Brainstorming, C. Concept map, or letter D. Graphic organizer. Okay, time is up. The correct answer is letter C, concept map. Again, letter C, concept map. So teachers, di ba, tanong is napakahaba po. Kaya tingnan po talaga, hanapin po talaga yung keywords na magagamit natin sa pagsagot. So ang keywords natin dito is pagsasaayos ng mahahalagang aspeto ng mga konsepto o konsepto. Di ba, may konsepto sa tanong. So sa mga choices natin, alin dito yung may concept? Walang iba kundi yung concept map. Kaya sagot natin is letter C, concept map. Number 26. Ginagamit sa pagtatalakay ng mga issue at naoorganisa ang mga argumento sa pamamagitan ng A. Having semantika, B. Discussion web, C. Spider web, or letter D. Venn diagram. Okay, time is up. The correct answer is letter B, discussion web. So, nabanggit ko na ito kanina, teachers. Binagay ko po yung keywords natin sa discussion web. So, di ba, yan po yung pagtatalakay ng mga issue. Kaya, sagot natin dito is letter B, discussion web. So, again, ano nga po yung keywords natin sa spider web? Di ba, nahahati ang aralin sa apat. So, yan po, sagot natin ay letter B, discussion web. Number 27.
Ang mga salitang nakalimbag na ginugunita at kinikilala ay tinatawag sa Ingles na word blank. A. Recognition, B. Knowledge, C. Decoding, or letter D. Symbolic. Okay, time is up. The correct answer is letter A, recognition. Again, letter A, recognition. So, ano ba yung keywords natin sa question? Ginugunita at kinikilala. O, diba? Kinikilala meaning na-recognize niya. So, ginugunita at kinikilala. So, sagot natin ay letter A, recognition. So, yan po sa Ingles ay tinatawag na word recognition. Again, letter A, recognition. Number 28. Ang pagpapalawak sa kapasidad ng kaisipan na lumikha ng mga ideya ay tinatawag na A. Malikhaing pag-iisip, B. Mapanuring pag-iisip, C. Sensitibong pag-iisip, or letter D. Malalimang pag-iisip. Okay, time is up. The correct answer is letter A, malikhaing pag-iisip. Again, tamang sagot natin ay letter A, malikhaing pag-iisip. So, keywords natin, lumikha. So, likha, that's malikhaing pag-iisip. Again, lumikha ng mga ideya, walang iba kundi malikhaing pag-iisip. So, number 29. Kapag inuugnay ang kahulugan ng bagong salita sa pamilyar na konsepto at karanasan, gayon din ang mga salitang alam na ng mga mag-aaral, ito'y tinatawag na A. Integrasyon, B. Pakikisangkot, C. Interpretasyon, or letter D. Holistic. Okay, time is up. Tamang sagot ay letter A, integrasyon. Again, letter A, integrasyon. So, di ba, mahaba yung tanong, ngunit yung keyword natin dito na dapat makita natin sa question is inuugnay. So, di ba, inuugnay meaning may integrasyon. So, again, sagot natin, integrasyon. Inuugnay ang kahulugan ng bagong salita sa pamilyar na konsepto. So, dapat i-connect po siya. So, dapat i-integrate yung kahulugan ng bagong salita sa pamilyar na konsepto or sa mga stock knowledge ng mga mag-aaral. So, yan po ay tinatawag natin na integrasyon. So, number 30. Ang katipunan ng mga tula ni Iniego Ed Regalado ay nasa aklat niyang A. Damdamin, B. Puso at Tiwa, C. Sino ka ako'y C, or letter D. Isang Dipang Langit. Okay, time is up. Ang tamang sagot ay letter A, damdamin. Again, tamang sagot natin dito ay letter A, damdamin. So, ito po, dito po makikita yung mga kalipunan ng mga tula ni Iniego Ed Regalado. Kasi teachers, si Iniego Ed Regalado po, isa rin po siya sa mga tinaguriang makata ng puso. So, again, kaya makikita po yung mga kalipunan ng kanyang mga tula sa kanyang aklat na damdamin. Yung puso at diwa po, yan po ay koleksyon ng mga tula ni Lope K. Santos. Again, puso at diwa, kay Lope K. Santos po yan. Yung sino ka, ako'y si, kay Lope K. Santos pa rin yan. At yung isang dipang langit, yan naman po ay kay Amado V. Hernandez. Again, damdamin po, kalipunan ng mga tula ni Iniego Ed Regalado. Puso at diwa, Lope K. Santos. Sino ka, ako'y si, Lope K. Santos. Isang dipang langit, Amado V. Hernandez. Number 31. Ang tinaguriang batubalani ng panulaang Tagalog ay si A. Amado V. Hernandez, C. Teodoro Jenner, C. Lope K. Santos, or letter D. Fernando Monleon. Okay, time is up.
The correct answer is letter D, Fernando Monleon. Fernando Monleon, siya po yung magnet of Tagalog poetry. So, Fernando Monleon, magnet. So, Fernando Monleon M, magnet of Tagalog poetry or sa Tagalog, batubalani ng panulaang Tagalog. So, again, batubalani ng panulaang Tagalog, walang iba kundi si Fernando Monleon. Number 32, oh, ito, napakadali. Pang gen ed na tanong. Number 32, ang wika ay balangkas ng masistemang A, letra, B, tunog, C, simbolo, or letter D, salita. Okay, time is up. The correct answer is letter B, tunog. Ang wika ay balangkas ng masistemang tunog. Number 33. Ang tungkulin ng wika na ginamit sa relasyong sosyal ay A, regulatory, B, personal, C, interactional, or letter D, instrumental. Alright, time is up. The correct answer is letter C, interactional. Again, sagot natin, letter C, interactional. So, sorry for the typo, teachers. Yan po ay interactional. So, again, keywords natin sa tanong, relasyong social. So, meaning, nakikipag-interaction ka. So, nakikipag-communicate ka sa ibang tao. Kaya, ito po ay tungkulin ng wika na interactional. Ano ba yung regulatory? Kapag sasabihin nating regulatory, meaning ginagamit ang wika sa pagkontrol o paggabay sa kilos o asal ng iba. So halimbawa, yung mga babala sa daan, like bawal tumawid dito. Yan po ay regulatory. Yung personal naman po, ginagamit ang wika sa pagpapahayag ng sariling damdamin o emosyon. Halimbawa, yung panliligaw. So, yan po ay personal. Ang interactional, again, relasyong sosyal. Ang instrumental naman po, ginagamit ang wika upang matugunan ang sariling pangangailangan. Again, instrumental, ginagamit ang wika upang matugunan ang sariling pangangailangan. Yung halimbawa, kapag naguutos ka, so yan po ay instrumental. Huwag malito sa regulatory at instrumental ha. Again, regulatory, mga halimbawa natin dito is mga babala sa daan, kinokontrol ang kilos ng iba. So, kapag instrumental naman, ikaw po yung gumagamit ng wika upang matugunan ang iyong pangangailangan. So, yan po teachers. Kaya sa tanong na ito, relasyong sosyal, sagot natin is interactional. Number 34. Bumili ako ng bagong sapatos. Ang focus ay A, lion, B, kagamitan, C, tagaganap, or letter D, tagatanggap. Time is up. The correct answer is letter C, tagaganap. Again, letter C, tagaganap. So, tingnan yung pangungusap sa tanong, bumili ako ng bagong sapatos. So, sa pangungusap na ito, sino ba ang paksa? Yung ako. Siya mismo yung paksa at siya rin po yung gumagawa ng kilos. So, kaya ang focus dito ay tagaganap. So, kapag ganito teachers, hanapin yung paksa sa pangungusap. So, dito ang paksa natin is ako at siya rin po yung gumagawa ng kilos. Siya po yung bumili ng sapatos. Kaya siya, ang focus po natin ay tagaganap. So, narito po ang mga palatandaan ng paksa. So, kapag nakita nyo po ito, yung mga salita na ito, ang kasunod po niyan ay paksa po. Yung ang mga si, sina, ako, siya, kami, sila, ikaw, tayo. So, pakitandaan itong mga salita na ito, teachers, kasi magagamit niyo po ito upang makita niyo po kaagad yung paksa sa pangusap. Again, ang mga si, sina, ako, siya, kami, sila, ikaw, tayo. So, yan po yung mga palatandaan ng paksa. So, ano ba yung focus sa lion? Kapag sasabihin nating lion,
ang tumatanggap ng kilos ay isang bagay. So again, ang tumatanggap ng kilos ay isang bagay. Yan po yung focus sa layan. So halimbawa, ang dalang bulaklak ni June ay inilagay sa mesa. So ano yung inilagay ni June sa mesa? Yung dalang bulaklak. So ito po yung paksa natin, di ba? Kasunod po siya ng ang. Yung ang natin dito. So, ang dalang bulaklak ni June ay inilagay sa mesa. Yan po ay focus sa layon. Kapag focus sa kagamitan o instrumento, ang bagay na ginagamit ang paksa sa pangungusap. Again, ang bagay na ginagamit ang paksa sa pangungusap. Halimbawa, ipinamputol ko ng puno ang palakol. Ipinamputol ko ng puno ang palakol. So, nandito yung ang. Yung paksa natin is palakol. So, ang palakol ba ang ginagamit sa pagputol ng puno? Yes. So, kaya yung palakol dito ay nasa focus sa kagamitan o instrumento. Kapag focus sa tagaganap, ang gumagawa ng kilos ang paksa sa pangungusap. So, yun po yung tanong kanina. So, ang gumagawa ng kilos, kung sino yung doer of action, siya din po yung subject sa pangungusap. So, halimbawa, maglalaba ako bukas. So, sino ba maglalaba bukas? Ako. So, si ako yung maglalaba. Ako yung gaganap ng kilos. Kaya ito po ay nasa focus sa tagaganap. Kapag focus sa tagatanggap, kung ang pinaglaanan ng kilos ang siyang paksa sa pangungusap. So again, ang pinaglaanan ng kilos ang siyang paksa sa pangungusap, yan po ay focus sa tagatanggap. Halimbawa, ipaghahanda ko ng pagkain ang aking nanay. So nandito na naman yung ang. So yung paksa dito is aking nanay. So sino ba yung pinaghahandaan ko ng pagkain? Ang aking nanay. Siya po yung tagatanggap. So again, dito, sino yung pinaghandaan ko ng pagkain? Ang aking nanay. Kaya, ang aking nanay, di ba? Ang aking nanay ang paksa natin dito. Nandito yung ang, katagang ang. So, ang focus natin dito ay focus sa tagatanggap. So, yun po yung teachers. Pakibalikan lang po upang maging malinaw po sa atin yung mga focus ng pandiwa. Okay, so patuloy po tayo. Number 35, ang Filipino ay katutubong wika na ginagamit ng mga grupong A. Etniko, B. Maranao, C. Tebuli, or letter D. Tausug. Okay, time is up. The correct answer is letter A, Etniko. Again, sagot natin dito ay letter A, Etniko. Gamitin po natin dito yung umbrella technique, teachers. Diba ito po yung, ang Etniko po, yung mga ay, I mean yung Marana, yung Tibuli ay at Tausug, yan po ay mga grupong Etniko. Kaya umbrella term po dito yung Etniko. Kaya ito po yung sagot natin. Again, katutubong wika, ginagamit na mga grupong Etniko. Number 36. Ang teorya ng wika na nagsasabi na ang wika ay nagmula sa panggagaya ng tao sa tunog ay A. Yuheho, B. Lala, C. Dingdong, or letter D. Mamao. Gen ed question ito. Okay, time is up. Ang tamang sagot ay letter C, Dingdong. Again, letter C, Dingdong. Kung Yuheho, ano ba yung keywords natin dito? Pwersang pisikal. Again, kapag Yuheho, pwersang pisikal. Kapag Lala, romansa. Dingdong, tunog ng bagay na likha ng tao. Kapag Mama naman, pinakamadaling pantig. Kaya sa mga questions, alin ba dito yung may panggagaya ng tao sa tunog? Yung keywords natin, so, Dingdong po. Kaya, sagot natin ay letter C, Dingdong. Number 37. Ipinahayag ni Manuel L. Quezon na ang wikang pambansa ay Batay Sao. Gamitin yung kanta natin kanina. Ipinahayag ni Manuel L. Quezon na ang wikang pambansa ay Batay Sa. A. Tagalog, B. Hiligaynon, C. Cebuano, or letter D. Bicolano.
Okay, time is up. The correct answer is letter A, Tagalog. Again, letter A, Tagalog. So, ano nga ulit yung kanta natin? 1935, isi nilang. 1936, Surian. 1937, Batayan. 1940, Paaralan. So, di ba? Ang Tagalog ay ginawang batayan sa pagbuo ng wikang pambansa sa bisa ng kautusang tagapagpaganap bilang 134. So, yan po teacher. Sagot natin dito is letter A, Tagalog. Number 38. Gamitin ang tao sa wika na sumasaklaw sa paglikha o pagpapahayag ng sarkastikong kaisipan, pasulat man o pasalita. A. Imahinatibo. B. Pasibo. C. Personal. D. Multicultural. Okay, time is up. Ang tamang sagot ay letter C, personal. Again, letter C, personal. Keywords natin, paglikha o pagpapahayag. Pagpapahayag ng sarkastikong kaisipan. Sarkastiko kasi. So, sagot natin is letter C, personal. Number 39. Oh, napakadali nito. Pagpapaikli ng mga salita gamit ang mga unang letra na bumubuo sa kabuuang mensahe. A. Acronym. B. Eupimismo. C. Eponyms. Or letter D. Jargon. Okay, time is up. The correct answer is letter A, acronym. Again, letter A, acronym. Yung tanong teachers, unawain po natin. Pagpapaikli ng mga salita gamit ang mga unang letra. So, yung mga unang letra lang yung gagamitin. So, yan po ay acronym. Halimbawa, LET, di ba? Yan po ay licensure examination for teachers. Kinukuha lang po yung mga unang letra ng bawat salita. Yan po ay acronym. Ano ba yung eupimismo? Ang eupimismo, yan po ay paglumanay o pagpapagaan sa isang salita upang hindi maging masyadong mabigat pakinggan. So halimbawa, sa halip na namatay, ginagamit po yung sumakabilang buhay. Pinapagaan po yung salita. Again, sa halip na namatay, ginagawa po siyang sumakabilang buhay. Yung katulong, sa halip na katulong, ginawang kasambahay. Pag-eponyms naman po, yan po ay pagbuo ng pangalan ng isang bagay, lugar, panahon o pangyayari na galing sa pangalan ng isang sikat na tao. Again, eponyms, pagbuo ng pangalan ng isang bagay, lugar, panahon o pangyayari na ginagamitan ng pangalan ng isang sikat na tao. So halimbawa, Cartesian, yan po ay nagmula kay René Descartes. Kapag Marxism naman po, yan po ay nagmula kay Karl Marx. Diba? Ginagamit yung Marx. Marxism kay Karl Marx. Cartesian kay René Descartes. Kapag jargon, alam naman natin ito, ito po yung mga salitang ginagamit lamang sa particular na profession. So, yan po teachers, yan po yung acronym, eupimismo, eponyms, at jargon. So, patuloy po tayo. Number 40. Ang salitang bana na katumbas sa husband sa wikang Ingles ay mula sa A. Katagalugan, B. Kabisayaan, C. Hiligaynon, or letter D. Wala sa nabanggit. Time is up. The correct answer is letter B, Kabisayaan. So, yung bana, guys, or husband sa Ingles, yan po ay nagmula sa Kabisayaan. Number 41. Saan kabilang ang mga sumusunod na salita? Haba, tono, diin, at antala. A. Ponemang segmental. B. Ponemang sopresegmental. C. Ponemang suprasegmental. Or letter D. Pagbabagong morpoponemiko. Time is up. The correct answer is letter C, ponemang suprasegmental.
Again, punemang suprasegmental. Careful teachers ha, huwag magpalito yung letter B, suprian, supresegmental. So, ang tamang sagot dapat supra, suprasegmental. So, again, kapag sasabihin natin segmental, meaning ginagamitan ng mga titik. Kapag suprasegmental naman, hindi ginagamitan ng mga titik yung mga simbolo lamang. Okay, so yan po, yung haba, tono, diin, at antala, yan po ay kabilang sa ponemang suprasegmental. Number 42. Paraan ng pagsusuri kung paano mapag-uugnay ang mga salita para sa isang wastong pahayag. A. Syntax. B. Ponolohiya. C. Morpolohiya. Or letter D. Semantika. Okay, time is up. Ang tamang sagot ay letter A, syntax. Again, letter A, syntax. Okay, ano bang keywords natin kapag syntax? Yan po ay pahayag o pangungusap. So, sa tanong, meron po ditong pahayag, mapag-uugnay ang mga salita para sa isang wastong pahayag. Kaya sagot natin, syntax. Again, kapag syntax, keywords natin, pahayag o pangungusap. Kapag ponolohiya naman, keywords natin is tunog. Again, kapag ponolohiya, tunog. Morpolohiya, salita. Morpolohiya, salita. Kapag semantika naman, kahulugan. Yan po yung mga keywords natin. Number 43. Ano ang tawag sa paggamit ng salita na ipinalalagay na bunga ng maingat at makabuluhang pagpili ng salitang ginamit? A. Diksyon. B. Denotasyon. C. Konotasyon. Or letter D. Tono. Okay, time is up. Ang tamang sagot ay letter A, diction. Again, letter A, diction. Keywords natin, di ba yung diction, yan po yung the right choice of words. So, nasa tanong, maingat at makabuluhang pagpili ng salitang ginamit. Yan po ay diction. Number 44. Ang unang alpabeto na alibata ay binubuo ng bilang na ito. A, 17. B, 30. C, 20. Or letter D, 31. Alright, time is up. The correct answer is letter A, 17. Yung 30, yan po ay sa abecedaryo. Yung 20 naman sa abakada. At yung 31 ay sa pinagyamang alpabeto. Sa makabagong alpabeto, 28 po. Again, 17, baybayin or alibata. 30, abecedaryo. 20, abakada. 31, pinagyamang alpabeto. 28, makabagong alpabeto. Number 45. Puso, sagana, talumpati ay mga salitang A. Malumi, B. Malumay, C. Maragsa, or letter D. Mabilis. Okay, time is up. Ang tamang sagot ay letter A, malumi. Again, letter A, malumi. So, teachers, di ba, na-discuss ko na ito sa previous drills ko. So, bigkasin natin muli yung mga salita. Puso, sagana, talumpati. Di ba, may impeach siya sa huli at yung diin niya ay nasa ikalawang pantig mula sa huli. Kaya yan po ay malumi. Number 46. Anong pagbabagong morpo-ponemiko ang naganap sa mga sumusunod na salita? Pampilikula, pandakot, pantao. A. Assimilasyon. B. Reduplikasyon. C. Reduksyon. Or letter D. Metathesis. Okay, time is up.
The correct answer is letter A, assimilation. Again, letter A, assimilation. So, di ba kapag assimilation, yung pang is nagiging pam or pan. So, tingnan yung mga salita, pam, pelikula, pan, dakot, pan, tao. So, yan po ay assimilation. So, teachers, alamin po natin yung pagkakaiba ng assimilation at allomorph. So, kapag makinig po, kapag sasabihin po nating assimilation, ito po ay tumutukoy sa proseso sa pagbabago ng N at NG. Again, kapag assimilation, proseso po siya. Tumutukoy sa proseso sa pagbabago ng N at NG. Kapag allomorph naman po, again, kapag allomorph, yan po na yung, ito na po yung pagbabagong nagaganap sa panlapi pagkatapos itong idugtong sa isang salita. So, halimbawa, yung pang, ang allomorph ng pang is pan at pam. Again, kapag proseso, assimilasyon. Kapag allomorph, ito na po yung pagbabago o yung resulta sa proseso. So, halimbawa, yung allomorph ng pang is pam, pam at pan. Okay, so I hope malinaw po tayo doon, teachers. Number 47. Ang apat na makrong kasanayan sa Filipino ay ang pakikinig, pagsasalita, pagbasa at A. pangangatwiran, B. pagtatalo, C. pagsasalaysay or letter D. pagsulat. Okay, time is up. The correct answer is letter D, pagsulat. O, diba teachers, ito po yung apat na makrong kasanayan sa Filipino. Pakikinig, pagsasalita, pagbasa at pagsulat. Yung panglima po is panunood. Again, ang panlima, panunood. Again, ulitin natin. Mga makrong kasanayan sa Filipino, pakikinig, pagsasalita, pagbasa, pagsulat, at yung panlima is panunood. Number 48. Ang kauna-unahang nagsalin sa Tagalog ng Mi Ultimo Adios ni Rizal ay si A. Rafael Palma, B. Epifanio de los Santos, C. Mariano Ponce, or letter D. Andres Bonifacio. Okay, time is up. The correct answer is letter D, Andres Bonifacio. Okay, so teachers, si Andres Bonifacio yung kanunahang nagsalin sa Tagalog ng Mi Ultimo Adios. At yung pamagat po nun is pahimakas, pahinang wakas. Okay, so again, ang unang nagsalin ng Tagalog sa Tagalog ng Mi Ultimo Adios ay si Andres Bonifacio. Number 49. Ang obra maestra ni Aurelio Tolentino ay ang A. Tanikalang Ginto, B. Walang Sugat, C. Kahapon Ngayon at Bukas, or letter D. Suyuan sa Tubigan. Okay, time is up. The correct answer is letter C, kahapon, ngayon, at bukas. Again, ang tamang sagot is letter C, kahapon, ngayon, at bukas. Ang kahapon, ngayon, at bukas, yan po yung drama simboliko noong 1903. Ang Tanikalang Ginto naman po, yan po ay kay Juan Abad, Walang Sugat, Severino Reyes, Suyuan sa Tubigan, kay Macario Pineda. Number 50. Nakilala si Alejandro G. Abadilla sa kanyang tulang, A. isang dipanglangit, B. kung tuyo na ang luha mo aking bayan, C. peregrinasyon, or letter D. ako ang daigdig. Okay, time is up. The correct answer is letter D. ako ang daigdig. So, yan po ang tula ni Alejandro G. Abadilla. Yung peregrinasyon, teachers, yan po ay kay Virgilio Almario. Again, peregrinasyon, yan po ay kay Virgilio Almario. Yung isang dipanglangit at kung tuyo na ang luha mo aking bayan, yan po ay kay Amado V. Hernandez. Okay, so
Number 51. Ang sagisag panulat ni Amado V. Hernandez ay A. Pinkian, B. Dimas Ilaw, C. Piting Dilat, or letter D. Julio Abril. Okay, time is up. The correct answer is letter D, Julio Abril. Diba? Nabigay ko na ito sa previous video ko. Yung mga sagisag panulat ng ilang mga sikat na manunulat sa Filipino. Julio Abril, yan po ay kay Amado V. Hernandez. Kabilang na rin po yung Amante Hernani at yung Hermania de la Riva. Ang Pinkian at Dimas Ilaw, yan po ay kay Emilio Jacinto. Ang Piting Dilat, yan po ay kay Marcelo H. Del Pilar. Number 52. Ang tulang may bilang na 575 na saknong ay tinatawag na A. Haiku, B. Tanka, C. Tanaga, or letter D. Soneto. Okay, time is up. The correct answer is letter A. Haiku. Pabalik-balik na po ang tanong na ito, teachers. So, kapag 575, haiku. Kapag tanka, 57577. Kapag tanaga, 7777. Kapag soneto, meron po itong 14 na taluntod. Number 53. Ang paraan upang makakuha ng impormasyon na magagamit sa ebaluasyon ay A. Pagsusulit, B. Pagsusulat, C. Pagguhit, or letter D. Pagsasadula. Okay, time is up. The correct answer is letter A, pagsusulit. Again, letter A, pagsusulit. Yung tignik natin dito is yung umbrella pa rin, teachers, kasi yung pagsusulat, pagguhit, or pagsasadula, yan po ay maaring maging parte sa pagsusulit na ibibigay. So again, makakuha ng impormasyon na magagamit sa evaluation, yan po ay pagsusulit. Kapag proseso naman po, proseso sa pagkuha ng impormasyon, yan po yung pagtataya or assessment sa English. Okay, so patuloy po tayo. Malapit na po tayong matapos, teachers. Number 54. Ang unang paraan ng pagsulat ay tinatawag na A. Alibata, B. Abakada, C. Alpabeto, or letter D. Ortografiya. Okay, time is up. Ang tamang sagot ay letter A, alibata. Diba, unang paraan ng pagsulat. Yan po ay alibata. So, wala tayong choice. Alibata ang isagot natin, teachers, kasi wala yung baybayin. Again, kapag wala ang baybayin sa choices, si alibata ang isagot. So, I hope malinaw po tayo doon. Again, kapag walang baybayin, si alibata ang isagot. Okay, number 55, last number, finally. Okay, so ang wikang Pilipino ay ibinatay sa, o bumabalik na ito, teachers, A. Tagalog, B. Cebuano, C. Kastila, or letter D. Ingles. Alright, time is up. Ang tamang sagot ay letter A, Tagalog. Again, letter A, Tagalog. Okay, so dito po nagtatapos ang ating 55 items na drills, teachers. Sana po ay may natutunan kayo para sa video na ito. So, kumusta po ang score mo, teacher? Nakapasa ba? Okay, so again, okay lang po kung maliit lang po yung score na makukuha nyo rito. Huwag pong mag-alala. Balikan nyo po yung video upang ma-master nyo po yung mga items na nagkamali po kayo. Again, balikan po ang video. May oras pa po kayo. Huwag pong huminto hanggat hindi po na-perfect ang drills. Okay? Balikan po. Sumagot pong muli hanggang sa ma-perfect nyo po ang 55 items. Okay, so teachers, pakikomento naman po ng inyong mga scores sa ating comment section.
So teachers, thank you so much po. Maraming salamat po sa panunood at pakikinig ng aking mga video. Maraming salamat po sa pag-subscribe, sa pag-like, sa pag-comment at sa pag-share. So again, laban future LPTs kasi kung kinaya ko, kakayanin niyo rin 'yan. Wala pong imposible. Okay, so again, for more drills po, please subscribe and click the notification bell po for you to be notified sa aking mga latest videos. Again, thank you so much, LPTs. Maraming salamat po talaga. So please don't forget to... So again, teachers, please don't forget to like, comment, subscribe, and please share our video po para makatulong din po tayo sa ating mga ka-majors dyan. Again, maraming salamat po, teachers, at bye-bye! Ingat po kayo palagi!